Welcome sa bago nating segment na kung tawagin ay psychoanalysis. Madalas kasi nagtuturo ako ng tamang diskarte para sa mga real men. Pero syempre, alam ko naman na lahat na dinidiscuss ko ay hindi basta-basta makukuha kundi ako gagamit ng paraan. Kaya naisip ko na magkaroon tayo ng segment patungkol sa psychoanalysis para magkaroon tayo ng certain model na taong magiging example para mas lalong nating malaman ang tama at mali. Sana mag-enjoy kayo sa ganitong segment dahil nice kong matuto ang mga men kung paano maging real men. At sa paraang ito, nice ko lang na mag-improve ang masculinity mo at matagpuan ang sarili mo kung saan nga ba papunta ang personality mo at maging aware ka din sa mga tama at mali. Kaya simulan na natin! Ang psychoanalysis ay isang pag-aaral patungkol sa personality ng isang tao. And this time, we are going to talk about the one of the best rappers in the Philippines. Of course, no other than Bibi! Skusta Clee, baby. As a psychologist, may mga kakayahan akong i-breakdown ang attitude ng isang tao kahit sa simpleng pagmamasid lang. Yung mga ginagawa niya, kaya let us start this one. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Coach Base, isang psychologist at dating coach. Just trust me, ang mga teachings ko is based on my own experience, clients' experience, other people's experience, especially science and generational theory. Kaya halos kabisado ko na ng 10 beses ang ganitong industriya. Kaya don't forget to like and subscribe. Support this channel para makapagpatuloy at madaming matutunan. Now, let's get right into it. Ayon kay Wiki, si Daryl Jake Borja Ruiz or Skusta Clee, born February 16, 1996, is a Filipino rapper, singer, songwriter, and an occasional actor. Ibi-breakdown ko ang personality ni Skusta according to his characteristics performance without judging him. Trabaho naming mga psychologists ang pagiging psychoanalysis, so game. Wala namang taong perpekto kahit naman sino ay nagkakamali. And I am going to show you what are the 3 things na dapat tularan sa isang Skusta at 3 things na dapat huwag tularan. Mauna tayo sa mga huwag dapat tularan kay Skusta Clee. Number 1 is being uncalm. Si Zainab Harake ay naglabas ng isang video na nagsasabing si Skusta Clee daw ay tinawag siyang pokpok at sinagaw pa niya sa isang certain occasion dahil lang hindi siya pinansin neto. At may mga time din na pinatulan niya ang fan niya habang kasalukuyang silang nagpe-perform. Minura ang fan at hinamon ng sapakan, kasalukuyang performance. Kung hindi lang siya inawat ng kasama niyang nagpe-perform, baka nagkagulo na while nasa stage siya. Which is my point naman siya para patulan ang fan na yon. Pero very unprofessional kung papatulan mo ang isang fan during performance. Because as a performer, you must handle it, that the show must go on. Pwera na lang kung nagkabarilan na, of course. Pero kung simpleng pang-aasar lang siya, you must be calm and collective. Sa mga students ko, I want you to learn how to be calm and collective. Dahil ang pagiging mainitin, reactive, padalos-dalos, magagalitin. Pagiging guilty at bitter gaya ng ginawa niya kay Zainab 10 months ago ay hindi isang masculine trait at napaka-beta male ng galawan. Because if you will do this, your personality will show na wala siya sa control. And if you want to become a real man, stay calm and collective. Dahil mas magiging suabe ang pagkatao mo pag may tamang gamit ka ng pasensya. Number 2, he is boastful. Mayabang si Skusta Clee, walang argument. 10 out of 10, 19 out of 20. General speaking, mayabang si Skusta Clee according sa mga human surveys at the way na mag-act siya. Last time nagbiro siya ng masakit, nabiro na lahat daw ng mga hindi sikat na rapper ay dapat na magretiro dahil wala naman daw silang napapala. Ang pagiging mayabang ay dapat laging nasa lugar. Alam ko may pagyayabang siya pero hindi dapat niya dinidisplay ang yabang niya sa iba. Dahil sa sobrang yabang, maraming tao ang nayayabangan sa'yo. Para kang motor na naka-muffler pipe na sobrang ingay. Habang dumadaan ka, lahat ng tao ay nanggigigil sa'yo. Yung tipong pag nabangga ka, masaya lahat sila. Kaya iwasan na sobrang yabang. Hindi mo makukuha respeto ng madla pagka ganyan. Number 3, he is so soft. Sa panonood ko kay Skusta Clee, madalas siyang mag-react sa mga bagay-bagay at madali siyang masaktan. Sa mga pinapakita niya ay may pagka-weak ang emotional stage niya. Pumapatol siya sa mga average na tao at hindi siya kalmado. Madali mag-react. Ang sintomas na ito ay isang pagiging soft o lalambot-lambot. Konting usog, umuuga. At alam naman natin na as a real man, dapat mala James Bond lagi tayo. Not always being emotional.
Dahil ang pagiging soft ay hindi rin makakatulong sa growth mo sa buhay. Baka lumaki kang pabebe. Now, the three things na dapat tularan sa isang Skusta Clee. Number one, career person. Bagay na pinakahinahangaan ko sa isang Skusta Clee. Madaming nag-iisip na pure talent ang mayroon siya, kaya siya nasa tuktok ng kasikatan. Well, mali kayo dyan. Talent without passion is nothing. Si Skusta Clee ay isang tao na mataas ang talent at may passion siya sa talent na iyon, kaya siya nag-success. Mga chicks, come on! Kung ganitong personality mo, parang palamig na nalalaglag sa imbudo ang mga babaeng malalaglag sa iyo. Dahil para itong magnet na gustong-gusto ng mga babae. Kaya babaero si Skusta, hindi lang dahil sa sikat siya, kundi dahil sa pagiging career person niya. Napakataas ng passion at ang mga real men na may talent, tularan ng Skusta Clee pagdating sa passion. I'll guarantee you, sureball ang fortune mo sa buhay. Number two, honest person. Sa interview niya sa Wish Music Award, nakita ko na this person is so much transparent. Isa itong alpha male traits. Napaka-honest sumagot, walang halong kaplastikan sa interview. As I said, ang mga babae ayaw sa plastic dahil ang pagiging plastic ay ugaling babae. Hindi ito ugaling lalaki. Kaya kung plastic ka, pre, binabay ka. Ang honesty na pinakita ni Skusta Clee ay dapat tularan ng mga real men. At bakit? Dahil ito ay authenticity. Kung ipapakita mo na tunay ka, para mo na rin pinakita ang tapang mo. At pinapakita mo ang pagpapakatotoo. Watch the interview na lang. At makikita mo ito sa Wish Music Award interview. Number three, he is a very straight talk person. Napaka-professional sumagot. At walang pa-play safe sa interview, disgustingly. Pinakita niya na no matter what, sasagutin kita ng diretso. Use this kind of traits. Dahil kapag diretso ka sumagot, mas magiging intense ang feeling ng kausap mo. At mag-i-stumble siya na pagtripan, bastusin ka sa konvo nyo. Mag-aalangan siya ang hindi ka irespeto. Dahil diretso ka sumagot at walang paligoy-ligoy. Ang isang tao, kapag nararamdaman niya na napaka-passive, play safe, at paligoy-ligoy ka, mas magkakaroon siya ng power na gulpihin ka sa conversation. Pero pag pinakita mo na straight talk kang tao, kusa niyang ibababa ang respeto niya sa iyo. Ito ang power ng straight talk. Bawasan ang paligoy-ligoy. As you can see, kung papanoorin ninyo ang interview ni Skusta Clee, ang may hawak ng desisyon at ang babae na nag-i-interview ay ingat na ingat sa sinasabi at takot na magkamali. Same as you, brother. As much as possible, mas maganda kung straightforward kang sumagot para ang kausap mo ay laging ilag na bastusin ka at lamunin ka sa conversation nyo. Warning, ang mga bagay na ito ay analysis kay Skusta Clee. Ang pagiging straight talk ay hindi pagiging offensive, kundi pagiging totoo lang sa sarili. Kung may napansin kang may kapansanan kausap mo, tapos in-straight talk mo, hindi rin tama yon. Example, lumpo kausap mo, tapos in-straight talk mo pa. Lumpo ka. That's not straight talk. Tawag doon stupidity. Ang straight talk ay laging nasa timing, appropriation, at language. So, ayun, sana nag-enjoy kayo sa analysis natin kay Skusta. Sana may napulot kang aral kung ano ang dapat pulutin at hindi pulutin. Next, sino? Request kayo sa comment section. Plano ko pa naman sana si Sinyo. Well, kung nagustuhan ang video, like, subscribe, and comment. Madami pa tayong mga techniques na dapat maisiwalat para sa mga real men. Thanks for watching. Bibea!